Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga aksyon ng pamahalaan upang mapanagot ang mga opisyal na sangkot sa ilegal na droga. Nasa 177 pulis ang kinasuhan ng mga paglabag na may kinalaman sa ilegal na droga sa Metro Manila. Kasunod ito ng mas pinaigting na kampanya laban sa illegal drugs na nakatuon sa mga alagad ng batas. Sa isang video message, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kabilang sa drug-related offenses na ito ay ang pagtatanim ng ebidensya, labag sa batas sa pag-aresto at labis na karahasan. Inilahad pa ni PBBM na nasa mahigit 100,000 individual na ang napakulong ng pamahalaan dahil sa mga kasong may kinalaman sa ilegal na droga mula nang magsimula ang kanyang termino noong 2022. Saad ng punong ehekutibo, ang mga datos na ito ay hindi lamang magandang numero kundi tunay na pagpapabuti sa patuloy na laban kontra sa paglaganap ng ipinagbabawal na droga. Una nang ibinida ni Pangulong Marcos Jr. ang naging tagumpay ng gobyerno sa laban ito kontra illegal na droga sa grassroots level. Ito ay kasunod ang ulat ng Philippine National Police na nakapagkumpiska ito ng humigit-kumulang 10.4 billion pesos na halaga ng narcotics noong 2023. Kasabay nito, iniulat din ng PNP na nasa mahigit 27,000 mga barangay ang naideklara ng drug cleared. Isinalaysay ni PBBM na magandang progreso ang anti-illegal drugs campaign ng gobyerno sa grassroots level. Magandang mga progreso ito sa grassroots level dahil ang mga barangay, pag nasabi natin ay clear dyan, madali nang i-monitor at maayos na ang patakbo doon. Idinagdag pa ng chief executive na palagi ring tinitignan ng pamahalaan ang rehabilitation at prevention sa usaping ito. Siyempre, lagi rin natin tinitignan yung rehab, yung prevention na hindi na pumasok yung mga kababayan natin sa masasamang ugali tungkol sa dito sa drugs. At kung sino man ang nasubo na, ay bibigyan natin ng tulong sa pamamagitan ng mga rehabilitation center. Saad ng punong ehekutibo, gumawa ng mga hakbang ang national government para tutukan at sawatahin ang ilegal na droga sa lokal na antas. Maliban dyan ay nakipagtulungan na rin ito sa 50 probinsya, mahigit 1,000 munisipalidad at 30 lungsod sa pagpapatupad ng Anti-Drug Abuse Council. Binanggit din niya na nakapagsagawa rin ng 74 inpatient treatment at rehabilitation facility para magbigay ng daan tungo sa paggaling para sa mga gustong makawala sa kanilang adiksyon. Samantala, kabilang din sa iniulat ng PNP na umabot sa mahigit 56,000 mga suspect ang naaresto matapos magsagawa ng mahigit 44,000 anti-illegal drug operations. Mababatid na isinasagawa ng kasalukuyang administrasyon ang bagong estratehiya sa pagtugon sa mga ilegal na droga sa pamamagitan ng pagtutok sa rehabilitation, reintegration at preventive education programs, particular para sa mga kabataan. Nauna na rin sinabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa na magandang accomplishment ito ng pamahalaan patungkol sa anti-illegal drugs campaign. Gayunpaman, iginiit ni de la Rosa na base sa komento ng taumbayan, mas may diin o tindi ang aksyon ng nakarang administrasyon sa kampanyang ito. So, maganda accomplishment yun. Maganda accomplishment. Meron naman. Makita mo naman yung mga accomplishment nila, di ba? Meron sila. Hey, pero, as I said, yung alang, if you can't help but compare ginagawa ng previous administration at itong present administration, masasabi talaga, based on the comments of the people, na mas may diin yung previous. Yung nga, umabot na nga kami sa ICC, di ba? Dahil sa sobrang diin. Di ba? Mas mabuti talaga. Ito ngayon, magtatrabaho pa rin sila, pero ang diin, yung emphasis ba, yung hindi kasing tindi nung previous. Yun lang. Pero hindi ko sila sabi na wala silang ginagawa. In fact, ang dami nilang mga accomplishment. Ha? Marami silang accomplishment. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cresceline Catarong, SMNI News.